Ang paglalaro sa bubble ng mga players ay naging isang masasabing success dahil hindi lang na ituloy nila ang NBA season, kundi may mga players talaga ang nakitaan ng magandang performance. Andyan si TJ Warren, Michael Porter Jr., Devin Booker at marami pang iba. Pero sa West ay may isang player na marahil konti lang ang nakakapansin. Ang player ng Memphis, nang una kasing papasok sa mga fans ay sina Ja Morant, Jaren Jackson Jr., Dillon Brooks at si Brandon Clark, na maganda naman talaga ang season nila ngayon. Na solid naman talaga ang mga players na to para gumanda ulit ang franchise ng Memphis, katulad ng Grit and Grind era. May isa pa kasing player dyan ang may potential din talaga para maging part ng malaking rotation ng Memphis. Walang iba kundi ang dating star ng Duke Blue Devils na si Grayson Allen. Mula kasi na maglaro siya sa bubble ay nag-average ito ng 13 points per game kasama pa ang dalawang 20 points game kontra sa Toronto at Utah bilang isang six man ng team. Kaya para sa episode na to ay balikan natin ang naging kwento ni Grayson Allen kung gaano nga ba siya kagaling dati at bakit sinasabi ng marami na isa siya sa pinakamaruming maglaro sa college kahit sa NBA. Kaya umpisahan na natin. Si Grayson Allen ay nagmula sa Jacksonville, Florida. Isang 6'4 shooting guard na ngayon ay mapapansin nyo na parang isang shooter na lang siya sa NBA. Pero noon ay iba ang game nitong si Grayson Allen. Kaya niyang gumawa ng mga slam dunk na ginagawa nitong si Russell Westbrook. Teka, medyo overrated yon. Parang Alex Caruso na hindi mo aakalaing malupit pala mag-dunk. Noon si Grayson Allen ay kasama pa sa top 100 ng mga prospects sa ESPN. Kung saan ay nanalo pa nga siya ng state championship habang nasa high school pa siya. Ang maaalala din sa kanya dito ay nung nakasama siya sa McDonald's All-American kung saan ay nanalo siya bilang champion sa slam dunk contest. Nang talunan niya itong si Jahlil Okafor. Nang 2014-2015 season ng college basketball, ang Duke ay nakakuha ng apat na player na pasok sa top 50 ng ESPN para sa mga prospect. Si Jahlil Okafor ang number 1, si Tyus Jones ang pang number 4, si Justice Winslow ang pang number 15 at itong si Grayson Allen naman ang pang number 21. Sa freshman year ni Grayson Allen ay limited minutes lang talaga ang binigay sa kanya noon dahil nasa lineup nila si Tyus Jones at itong si Quinn Cook na kasama talaga sa guard rotation. Nag-average lang siya dito ng 4 points per game. Pero pagdating ng national championship noong 2015 sa laban ng Wisconsin at Duke ay dito talaga siya nag-take over. Umiscore siya dito ng total ng 16 points kasama pa doon ng 8 straight points para makahabol ang Duke at maipanalo ang game. Sabi pa nga noon ni Coach K, si Grayson Allen talaga ang naging dahilan kung bakit sila nanalo sa game na yon. Nang sophomore year naman ni Allen ay umalis sa team sina Okafor, Jones, Winslow at itong si Quinn Cook. At siya na lang ang naiwan sa team na pwedeng mag-reveal itong si Coach K. Dito ay naging top scorer si Allen ng Duke na meron siyang 21 points per game at 41% mula sa 3-point area. Dito na rin siya nabansagan bilang dirty player na meron kasing habit itong si Grayson Allen na masasabing naging sakit talaga niya. Ito yung pamamatid or paninisod ng kalaban. Noong February 2016 kasi sa laban ng Duke at Louisville ay natawagan ng flagrant foul itong si Grayson Allen matapos siyang patidin itong si Ray Spalding. Sabi pa ng mga commentator noon ay talagang sinadya ni Grayson Allen ang pagtisod noon kay Ray Spalding. Sa ikalawang laban naman ng Duke at Louisville ay nagkaroon ulit ng gulo sa pagitan ng dalawang team at natanggal si game noon si Allen matapos niyang sigawan ng referee. Hindi pa natapos noon ang problema kay Allen. Nang February 25, 2016, ilang linggo nga lang yun, ay may pinatid na naman siyang player mula naman sa Florida State, si Xavier Rayton May. Na dito na siya binigyan ng warning ng ACC Committee na maraming insidente ang kinasangkutan itong si Grayson Allen na konektado sa pamamatid ng mga players. Mula pa nung high school talaga. Mas napansin lang ito sa college dahil sa national TV coverage. Sabi pa noon ni Chris Broussard ng ESPN, si Grayson Allen ay hindi basta pwedeng sabihin dirty player kasi napanood niya ang game nito na napaka-emotional kapag natatapos na yung game. Ayon pa sa isang article ng isang mental health professional ay masyado lang mataas ang emosyon nito si Grayson Allen sa game kaya ang unang pumapasok sa utak niya ay either itaas ang kanyang mga paa nang hindi sinasadya. Sabi pa ng former coach ni Grayson Allen na si Jim Martin na humawak sa kanya mula elementary ay talagang naging habit nito ang pagtaas ng paa habang nasa game kapag nagkakaroon siya ng mataas na emosyon. Kahit si Grayson Allen ay hindi rin noon mapaliwanag kung bakit niya nagagawang mamatid ng player kapag nasa game. Na noong mga panahon na yun ay pinag-iisipan na siyang isuspende ng NCAA committee
Ng 2017 season naman ay sinabi ni Grayson Allen na hindi niya nagagawin ang pamamatid ng mga players habang nasa kanyang junior year. Pero hindi pa natatapos yung taon ay meron na naman siyang nabiktima. Ang naging resulta noon ay sinuspindi siya ni Coach K at inalis bilang team captain. Kahit may ganong issue itong si Grayson Allen ay nag-a-average pa rin ito ng 14 points per game at isa sa maaasahang 3-point shooter noon ng Duke. Kasama itong si Jason Tatum ay nakapasok sila sa March Madness. Kaso natalo naman agad sila sa first round kahit sila ay number 2 team sa division nila. Nang senior year naman itong si Grayson Allen ay meron ulit siya na biktima. Ang isa nga dito ay si Garrison Brooks ng North Carolina. Kaya noon, ang ibang mga fans talaga ng Duke ay binubuo itong si Grayson Allen dahil sa issue na yon. Nang 2018 naman ay sumali na siya sa NBA draft kung saan ay napili siya ng Utah Jazz bilang 21st overall pick. Sa Utah kasi ay pinapadala din siya sa G League kasi noon ay maraming guard sa rotation ng Jazz. Pero noong April 10, 2019 sa laban ng Clippers at Jazz ay umiscore ito ng kanyang career high na 40 points. Nang ikalawang season naman itong si Grayson Allen ay nalipat siya papunta sa Memphis at bumabalik na naman ang issue sa kanya. Sa Summer League kasi ay natawagan siya ng dalawang flagrant foul sa laban ng Memphis at Boston na tinawag pa noon na cheap shot. Pero sinabi rin ng announcer noon na isang dirty player talaga itong si Grayson Allen na dapat alisin na talaga siya sa game. Hindi naman lahat ay masama dito kay Grayson Allen. Dahil nitong kakatapos lang na regular season habang naglalaro sa bubble ay lumalabas na magiging malaking asset ng Memphis in the future itong si Grayson Allen. Sa loob kasi ng 8 games ay nag-a-average ito ng 12 points at meron siyang 47% mula sa 3-point area. Meron din siyang at least 6 attempts per game. Ang isa pa dyan ay pareho sila ni Gary Trent Jr. na dati niyang ka-teammate sa Duke na gumanda din ng game mula na maglaro sila sa bubble. Pareho silang 3-point shooter na mas tumaas ang percentage habang naglalaro nga sila nitong nakaraang regular season. Kaya hindi lang talaga si Jamorant yung magandang addition sa Memphis ngayong taon, kundi ito rin si Grayson Allen na isang six-man. Lalo na sa game ngayon na malaki talaga ang value ng mga players na mataas ang percentage mula sa 3-point area. Ang isa lang nakikitang issue sa game niya ngayon, mula kasi nung high school hanggang college, ay sinasabing multidimensional player ito si Grayson Allen, isang inside at outside scorer, tapos playmaker pa siya. Pero pagdating ng NBA, ay sinasabi ng mga analyst na naging one-dimensional player na lang itong si Allen. Sa Duke kasi ay nag-a-average si Grayson Allen ng at least 4 assists per game. Majority kasi ng game ay siya yung may hawak talaga ng bola bilang starting shooting guard ng Duke noon. Sa NBA ngayon ay bumaba yan kahit nakapaglaro pa siya sa bubble ng 28 minutes per game na meron lang siyang at least 1 assist per game. Yan ang naging kwento nito si Grayson Allen at kung bakit nga ba siya tinawag bilang dirty player. So hanggang dito na lang ulit. Kung meron kayong komento o reaksyon ay ilagay nyo na lamang sa comment section.